YZ882. Naririnig sa buong kapuluan sa pakikipagtulungan ng aming mga kapatid na himpilan. 89.3 DWIZ Dagupan, 94.3 DWIZ Palawan, 936 DWIZ Mimaropa. Kasama rin ang mga piling himpilan ng RPN Nationwide. Ito na ang programang tatalakay ng mga napapanahong issue at mga balita. I mean, sagot! Programang sasagot at maglilinaw sa inyong mga katanungan tungkol sa mga nangyayari sa ating bansa at lipunan. I mean, sagot! Mga lumang suliranin ng taong bayan na lalapatan ng makabago at malikhaing solusyon na mag-uugnay sa ating mga Pilipino saan man panig ng mundo. I mean, sagot! At ngayon, narito na at ating makakasama ang masipag na gobernadora ng Ilocos Norte, Governor Aimee Marcos, kasama si Mayor Alfred Romualde sa programang Aimee Sagot! Okay, hello, good morning! Ngayon ay Lunes, August 6, 2018, alas 7 ng umaga on the dot. Welcome sa Aimee Sagot! Ayun, may sagot ba talaga? And we welcome my long-lost partner in ladies' room, Shalala! Hi! Good morning! Ayan, di ba mag-iingay tayo? Wag na umaga po sa listeners ng DWIC. Baka magkamali ako. Oh nga, 8-8 dos! 8-8. Bastodong lakas dito sa Metro Manila. Ako po ang napakagandang si Shalala. Ang makakasama. Ang gulo mo. Talaga natawa siya na sinabi ko maganda ako. Sorry. Awan na ni Matt. Matt! Halata ba? Wala kang pakisama ha, pang-asar ka. Tanggapin mo na lang. Real name mo yan, Shalala? No, binigay lang ni Kuya Jer. Kuya Jer name. Yung my heart anak ni Kuya yan. Ikaw Shalala song. No? O parang diskumpiyado ka. Medyo shock ako na. Nasyak-syak-syak-syalala. Wag! O, next! Ano? Live! Hindi pa nag-good morning. Okay, live tayo. Pinaking... Wala, nataranta! Nadiskaril ang anak ko, syalala. Okay, you can watch live and hear sa ating mga Facebook page ni Gov Aimee and DWIZ and kay Mayor Alfred Romualdez. We have listeners all over the world. Wow! Nga naman, international! May nakikinig ba? Parang tayo-tayo lang? Meron naman yan. Kasi ang morning show talaga, lahat ng sa TV, lahat ng sa radio, pinapanood at pinapakinggan. At gusto nila maingay. Oh, ngayon bagay ka. Tapos tawa ka ng tawa na walang sense. Wala na. Ano ba yan? Ikaw din tumatawa. Kaloka, kilitian na lang, dear. Si Matthew. Ito na yung pinaka-viral na show siguro natin. Oh, no? Bakit? Kasi nandito si Shalala in the morning. Oh, ah, pinakamaganda! Pinaka-best! Ayun na. Ano, so tuloy muna natin mga shoutouts natin. Mula kay Perlita Sapit. Sapit talaga, di nila Sapi. We love Gob Marcos and family. Marcos loyalist po, family namin sa Malibay, Pasay. Yay! Thank you, Sapi. Ang daming guwapo. Sana po makarating po kayo dito sa amin. Ikaw lang pinapapunta ako. Ito pa sinabi niya kung saan sila. Nasa likod po kami ng Tripa de Gallina, ilog po ng Pasay. Maraming mong followers sa Marcoses dito. Papupuntahin tayo sa ilog. Ayok. Ka, Machu. Ano? Okay, mula naman kay Helen de la Victoria. Helen de la Victoria, we need new blood in the Senate, not those who are sleeping during sessions. So go, Miss Aimee Marcos. Oh, pero minsan yung session, nakakantok yata talaga. Oh. Tsaka malamig diba? Pa eh, diba? Sa sauna, cozy, cozy. Kumot, sa sauna, may natutulog din. Oh. Alam mo sino? Sino? Si Sap Bongo. Awang-awa ako sa kanya, pero may mga blackmail picture ako. Pagod na yung pobre, sa kaka-basketball. Speaking of sauna. Magdidiskurso. Tapos aalalayan pa yung lolo mo. Hirap na si Sap Bongo. Speaking of sauna, ang ganda-ganda mo doon. So where? The outfit. Diba, the outfit of Rocky Gatterco. Kaya lang, maraming na-imbierna kasi I look too happy. Nakakaingit yata eh. Babacho tuloy mo. Sige, okay. Ano mo talaga, wala na nakatingin. Parang, he has a crush on me ah. Sobrang maganda talaga eh. Okay, go. Mula kay Sol Barawidan, I'm so lucky to see you often on the same plane going back to Lawag.
God bless po. Napakasimple at bait. Tulad namin mga ordinaryong Pilipino. Yeah! As then, if... As if... Oo, hindi ako mabait. Sa bahay. Mga kwan. Maldita. Simple lang. Mga maldita. Hindi. Ikaw kaya yung... Pero kasi nagtatravel ako mag-isa sa economy class. Kasi shock to death sila. Eh sabi ko, lalagari ko naman. Oo. Bakit pa magdadala ng tagabit. Ikaw kaya yung pinaka-cool. O sa lahat. Feeling. Oo, diba? Feeling. Millennial. Hindi millennial. Feeling lang. Feeling lang. Shalala, ikaw okay. na. Okay. Galing naman kay Carmen Arce. Masaya ako na marinig ang boses ni Amy Marcos. Masaya Napaos! Masaya rin ako. Marami akong natututunan. With me now, may matututunan ba kayo? With Shalala, ano matututunan ko din? Halak ha! Beauty tips. Ray, ha? Beauty tips. Yeah, from Ray Hornales. So beautiful, so smart, so inspiring, so adorable. Naku, I love these people. Thank you, Ray Hornales. Sa'yo pala yun. Inaangkin ko. Inaangkin mo. Feeling naman ikaw talaga. Ano ba yan? Maraming salamat po sa mga messages ninyo. Kahit mukhang binobola lang ninyo. Ako, kahit feeling sip-sip lang to, hindi, patuloy lang kayo mag-comment sa Facebook para mabati namin kayo on air. Kung kaya ay may katanungan, ayun, talagang ay may sagot. Totoo ba? May sagot ba talaga? Oo, dapat may sagot. Oo, no. Kahit nambubola lang, nagbulahan lang pala. Huwag magatubiling ipadala ito sa ating programa muli. Maraming salamat sa mga nagme-message. Pero ikaw, pag tinanong ka, sagot ka kaagad. Oo, kahit paano, effort. Oh. Hindi, ikaw, di ba, kahit na marami kang kasama, pag tinawag ka, lumilingon ka, no? Hindi ka dead. Dead ma, ay, no? Hindi ako dead, ma. Google mom, kailangan lagi sumasagot. Kahit mali-mali. Ano? May answer sa lahat eh, parang Google eh. Okay, gusto niyo bang mapanood muli ang ilang episodes ng Amy Sagot? Mag-subscribe po kayo sa bagong YouTube channel ni Amy Marcos. At balikan ang mga nakaraang episodes ng ating programa. Don't forget to click on the bell button para ma-update po kayo kung may bagong video uploads. Maraming salamat! Bell button is dating pantalon. Oh. Bell bottom. May point ka. Actually, hoy, naabutan. Bakit mo alam? Bakit mo alam? Siyempre. Mga disco para? Disco, di ba? Bell disco, bottom. Disco. Ay, alam niya. Ano naging retro na? Nung bumalik. Oh, ito, also please follow Governor Amy's official Instagram account at official Amy Marcos kung gusto niyo makita at malaman ng kanyang daily happenings. Ooh. Maraming salamat. Ayan. Ikaw, ano yung mga ano mo, mga social media account? Manotok, triple M. Anong? Or yummy, diba? Ano ba? Ano yun, IG, FB? IG. Can I follow you? Can I stalk you? Depending. Ba? Depending. Ano ba? Gulo nyo. O, trending na. Depending or trend. Pangulong Duterte, napukaw na naman ang atensyon ng international media dahil sa pagwasak ng mga luxury cars. Oo nga. Bakit pinisun-pisun to? Naalala ko na sana pinabigay na lang sa atin yan. Ano? Oo nga. E pa paano? Kahit yung isang wheel lang, diba? Isang gulong lang. May halaga na yun. Binalitan ng Fox News ang pagsira ni Duterte administrasyon sa mga luxury cars na nagkakahalaga ng milyon-milyon piso. Actually, ikalong beses na to eh. Bilang bahagi ng kampanya kontra sa smuggling. Sa Cagayan to, they did this sa Cagayan, sa CESA. At yun, pinisun-pisun nga. Pero bakit kailangan pisunin? Hindi nilang ibenta para magkapera pa rin ang Pilipinas. Oo nga, 5.5 million worth of cars and motorcycles, kabilang ilang Porsche 911, 2 Ford Mustang, isang Lamborghini Gallardo na kakahalaga ng $250,000 pag brand new, mga Harley Davidson, isang chopper-style bike, ay winasak na naman ginamit ang heavy construction equipment. Sabi ko sa iyo eh, sa Port Irene, Cagayan. Di ba dati sa port dito sa Manila? Eto naman sa Cagayan, tabi namin. Ang tingin mo, tama ba? Hindi sa akin hindi. Dapat pinenta na lang. No? Actually, nakalagay nga dito sa third bullet point. Oh, yung... Naging desisyon ng pamahalaan na ang sirain ng mga nasabing imported cars kesa ilagay ng isang auction to raise funds. Sa kadahilanan na may corruption din pag in-auction. Hindi ba yung mga auction ng mga equipment dyan sa Subic? Fix daw yung mga auction na yan. Tapos, bumabalik din sa mga nag-import. At madalas umano, nakikinabang dito, eh yung mga tao din na sila kunyari magbibid sa auction, eh sila naman yung smuggler in the first place.
So, ginagawang dahilan lang yung auction. Kaya, sabi ni Duterte, wasakin! Mainit na ulo ng lolo mo. Ayan. Siguro gusto din nilang mag-send ng message. Oo, oh, yeah. I think medyo really, panakot na rin, di ba? Psychological. Samantalang nagbabala ang Pangulo sa mga pulis na sangkot sa krimen ng isang pagtitipon upang ipagdiwang anibersaryo ng National Security Council at National Intelligence Coordinating Agency. Sinasabi ko na sa inyo, including uniform personnel, do not be involved illegal drugs or murder for hire. Ayan na, mainit ang ulo sa iyo eh. Ipoproject ko na kayo. Nako, naloko na. You can be very sure this will be a project for you and really that is a neutralize or terminate you. Pero ikaw, Gov, ay may pagkagano yung mga asa drugs. No? Ako gusto ko yun kasi doon sa area namin, di ba? Dami na huli. Totoo. Nakakaasa. Tapos kami sa Ilocos Norte dahil malapit nga kami sa China. Doon naman talaga tinatapon. Tapos talaga na lang nadadala na lang ng alon sa baybay. Nakakainis. Pero ang nakakaloko dito, Macho, ang dami nahuhuling pulis. Ano ba? 1,000 na daw yung pulis na damay sa drugs? Tama ba yun? Wala na pala. Naubos na lang. Yung mga kidnap. Yung mga kidnap. Ay, yung FR kailan lang, di ba? The other day. Kaya nga sabi nila, oh, sino yung mga pulis na napakabilis right on the scene within 1 second? 1 second kasi sila rin pala nag-kidnap. Tama ba yun? Nakakaloka. May nasolve ba sila sa ganun? Sobra kasyalala ha. Doble na yung sahod nila, no? Dinoble na. Dinoble na ni Presidente. Sabi pa ka, nagdoble na kayo ng sahod. Dapat maganda pa kayo. Kaya nga nakakapikon. Nagdoble daw ng asawa kasi at pamilya. Yes, karamihan ng mga pulis. May mga escabeche. Oh, ayun, escabeche. Kabet. Escabeche ang title. Ganin! Oh. Sweet and sour. Di ba marami silang kabet? Pero naniniwala ka ba yung mga ibang mga pulis may bading na tsowa? Oh, di ba kasi yung madam? Sino si madam? Yung madam police woman. Ang ganda niya, transgender. Ang cute. Sabi yung tapang-tapang daw. Ewan ko sa kanya. Basta, talaga naman. Marami naman, marami naman bading na napakatapang. Ay yung mga bagong mga pulis na gwapo. Nagiging joke na bading. Totoo yan. May naging joke ako. Wow! Oh, nag-confess. Oh, ay, nag-aaral pa siya noon. Binibigyan ko siya ng baon. Anong klase baon? Pero ngayon, nung naging pulis na siya, dinedra na ako. Dead na ka at least pulis siya, diba? Oh, diba? Pulis. At least may nakatulong ka, diba? Oh, at least. May na-achieve. Iniwanan ka lang. Iniwan niya. Eh, siyempre. May closure ba? Oo, pero lima asawa niya. Lima asawa niya. Ay, saksaka naman yan. Oo. Lima asawa, anim ang anak. Pero sabi niya sa akin, pero ito pa rin ang original. Naniwala naman ang lola. Siya, original talaga nga ako, pero iniwan. Talaga, ano ka? Ano mo yan? Iniwan, original. Ayan. Okay. Pero alam mo, nabalitaan ko na kanina, umaga, nagpalit rin sila ng isip yung mga 4x4, yung mga, ano ba yun? Yung hammer, yung mga gano'n. Yung 4x4, yung hammer, yung Pajero ba yun, na mga na-import doon sa CESA, hindi na daw inasa, kininto na daw ni Presidente, pinamigay na daw sa mga pulis. Oh, same mo, nakahapon. Mas lalong pogi yun. Mas lalong makakaroon ng asawang marais. Wala ka na naman siya lala. Marami ng anak. Marami ng anak. Forever. Kaya siguro yung mga pulis, ang dami-dami nilang kotong dahil sa dami ng anak. Ala! Ikaw na, Matthew. Okay, ito naman. European Union nagpahatid ng simpatya sa bansa tungkol sa pagsabog sa Basilan. Oh, grabe, isang pumpatay. Hindi naman funny na. 10 people were killed sa isang military checkpoint in Lamitan, Basilan noong Martes pagkatapos sumabog ang isang van na may lulan na maraming explosives. Kagad itong inako ng Islamic State at sinabi ang pagsabog ay isang martyrdom operation. Ha? Namatay din yung nagpa-what? Martyrdom? Siguro. Ano ibig sabihin ng martyrdom? Magpakabayani. Oo. Inako niya. Hindi kasi namamatay sila, di ba? Oo. Sila nagdadala ng kuwan, kinakabit sa katawan, sasabog sila parang sa parang suicide sabay. Bomber. Suicide bomber. Parang ganun. Ito naman, the EU says, EU Ambassador to the Philippines, Franz Jessen, said the EU is determined to combat terrorism around the world and expresses solidarity with the countries that are affected by this scourge.
Ayon naman kay Presidential Spokesman Harry Roque, ang naganap Harry na pag... Harry Roque, ang naganap na pagbomba ay isang war crime. Sabi ni Harry, we condemn in the strongest possible terms the latest terrorist attack in Basilan perpetrated in violation of our laws. Tawagnay dito, sinabi ng spokesman ng Armed Forces of the Philippines na wala pang makapagsabi kung foreigner ang nagmaneho sa van na may improvised electronic device. Sumabog sila sa loob ng van, kaya suicide, martyrdom. Nakita ko sa TV, may mga nagdi-deny to death na mga babae. Yung nanay yata, kapatid, sabi wala naman daw ginagawa yung dinampot nilang suspect na kapatid. Basta kung sino lang ang damputin. Mamaya kung sino lang ang damputin. Kaya dapat doon pag may sumabog, lumayo ka kasi ikaw sa isa sa dadamputin. Diba, Harry Rock? Ayan na naman. Ano ba? Ang sama ninyo, ang aga-aga pa. Ano ba, paka walang ya. Lunes na lunes, bad na kayo. Pero alam mo, di ba historically dyan sa Mindanao, may mga hura mentado. Naalala niyo yun? Nung pinag-aaralan namin ng bata, takot ng takot yung mga Kastila dyan sa mga tinatawag na huramentado. Bakit? Nag-aahit daw, tapos magdadasal, hindi kakain. Pagkatapos, hindi daw nababaril. Hindi tinatamaan ng taga o baril. O yung mga huramentado. Iniilagan yung bala. O tumatalbog daw, tapos daw yung bala. Pagkatapos, di ba naging storya pa yun, yung si Black Jack Pershing, yung kapitan ng mga Amerikano. Inimbento daw yung .45 caliber. Kasi yung .33, hindi daw sila namamatay. Huh? Yung huramentado, kakaiba. Balat kalabaw. Ano ba yan? Kaya na-invento daw ang Colt .45. Hindi yung inumin, ha? Mga lasengo talaga. Hindi, yung .45 caliber, yeah. Inimbento daw para sa Mindanao. Doon yata na-name yung beer, diba? Oo. Doon sa gun. Doon nag-umpisa. Oo, ngayon, mas matindi yung beer o yung baril. Ewa, effect daw eh. Oh, doon na lang ako sa beer. Oo, oh, ayan naman. Pag nalaseng. Nalaseng. Oo. Oh! Oh, ayun na. Oh, ayun na. Ka talaga siya, lala. Kaya si Bati, tawa na lang ng tawa sa akin. Diba? Ay, ganun. Parang feeling ko may gusto siya talaga sa akin. Oh, ito sa akin pa talaga napunta ito. Oh. Feeling mo lang. Speaker. Sumasagot to. Oo. Oh, oh. Kami walang galang sa matanda. Oh, salbayan, bunso yan. Sa akin pa napunta to speaker. Gloria, makapag... Stop it with the hairy. You're so bad. Atlib na siya kanina. O, kanina pa. Ba't ganyan yan? Alam mo, maayos yan dati yan. Hindi na ito kukumbidahin. Alam mo, baka maya sa web siya, nandito pa. Alam mo, i-miss niya ako. Kita mo yan. Can I join with him later? Yes! Actually, isa-save ko nga yung Shalala song. Wala sa library ko yan. Wow. Or pwede ako mag-reminis. Of this day. Okay. Take 4. Saan pa napunta to Speaker Gloria Macapagal Arroyo, nagbungkahan ng economic managers ni Pangulong Duterte ng mga panukala para labanan ng inflation. O tama naman, mahal-mahal na nabilihin. Nagagalit naman Ilocana. High blood na kami ang mga GI. Ang gasolina. Hoy, hindi na biro-biro ang gasolina. 1 peso 60 centavos. Hoy, tama ba yan? Nakakalurky na. Kaya ako nagka-tricycle na lang. Ako. Kaya nga. Oo nga, ano ba yan? Alay Lakad! Okay. Balik sa Alay Lakad. Oo, ay sa'yo dati. 100 years okay. Ago. Ito nga po, nakapagpulo si Speaker GMA kay Pangulong Duterte kamakailan na pinag-usapan nila sa closed door meeting ang tungkol sa paglaban sa inflation. Ay, nalalabanan ba inflation? Oo, nalalabanan yan. Gawa ng paraan. Kadiwa! Naalala mo? Oo, bikutan, mga yes. Food terminal para wala nang ganansya yung mga trader-trader, cartel-cartel. Eto, sinabi pa ni Budget Secretary Benjamin Jokno na nag-propose ng 5 solusyon si Arroyo. Kabilang na dito ang pag-reviews ng tariff. Tama! Yung mga import ng pagkain, lubayan naman yung pagtatax. Ang mahal-mahal na! Dapat bang binibigyan ng tax ang pagkain? Oo hindi, nga. No? Oo, Matthew, na. Baby. Oo Matthew, nga. Baby! Oh. Mounting niya. Baby elephant, ang laki-laki. Oh. I'm melting. Ang gulo ninyo. Okay, sabi niya, she seems to be very concerned with inflation. I totoo naman. Sinabi pa niyang bahala na daw ang office ng speaker to elaborate on her proposals. Ay, galit. Mantaray, talagang joke, no? Oo, joke. Bukod dito, sinabi ni Speaker Arroyo na pagtutuunin niya ng pansin ang train 2. Ano naman yung train 2?
Nako, yung tax na naman. As if hindi pa sapat yung train 1. May train 2. Humagagang magiging train. Parang MRT. Sana tumirik. Parang ano bang pelikula yan? Ano umabot ba? Na ng part 7. The first and foremost job I have as a speaker is to carry out the legislative agenda of President Duterte. I don't want to be very explicit about the timeline, but it's a priority. Tama, correct. Diba? In fairness, ang bongga naman ni Presidente Arroyo kasi economist. Magaling ba siya talaga sa ano? Magaling naman siya in fairness. Magaling siya talaga kahit kuan. Kahit mataray at ayaw mo yung solusyon, at least tama naman. Kaya naging unpopular din siya eh. Kasi syempre, mabagsik din ang mga solusyon kung minsan hindi ka nais-nais. Bakit yung ibang mga ano natatakot sa kanya ngayon? Afraid. Baka may kasalanan. Baka may atraso. Kawawa naman. Nakulong kasi ng 5 taon. Ayan. Nakita namin dati yun. Kawawa naman. 75 pounds na lang daw siya. Ayun siya dito. Ngayon wala na. Beauty na siya. 75 pounds? Sabi ni Mama Meldy, sabi ng lola mo, kasi pa na yung bisita niya nung sa veterans, ang lit-lit na. Siba, she's so petite. Yeah. She's not even 100 pounds. Nung namayat ng namayat, ayun. Kasakit eh. Kawawa nga eh. But now she's talagang full speed ahead. At ako sang-ayon ako dito sa mga patakaran para sa inflation. Kasi, ewan ko, kasi yung lolo mo sa amin nun, every morning, kukulitin, magkano na bigas? Araw-araw na linikha ng Diyos. Hindi na talaga tinatanong niya, love. Tapos tatawagan lahat ng malalaking palengke kung magkano yung bigas. Ako yung taga-report ng bigas. Parang tinakda sa bato. 8 pesos, 8 piso kada takal yung salop. Di ba? Ganta. Eh. Ang title, ganta. Please ganta. Explain kung ano yung ganta. Yung ganta yung ano? It's like a wooden box. Yeah. And then isasalop. Pag napuno na yung salop, FPJ na. Go. Walang connection. Tapos isasalin yun. Para walang daya-daya sa timbang. Walang timbangan. Walang timbangan nun eh. Nasa salop, it's like a wooden box. Tapos itatakal mo. Saya-saya ng time na yun. And then parang, ayun ko, parang, forever and ever, 8 piso yun, hindi nagbabago. Nagurumentado kasi magmamarshalo siya pag nagtaas yung presyo nun. Kasi yan ang talagang malaking bagay kasi sa mahihirap, yung presyo ng bigas. Sa mayayaman, kebs. Di ba? Keblatic yan. Pero for the poorer families, it's up to 30% of the budget. So, ganun. Kailangan talaga ayusin yan. Pero, tapos ngayon, yung asukal din, taas-taas ang presyo, nakaka-lurky. Ano lang ba hindi tumataas na yun? Sweldo. Sweldo! Yes! Tino-nino-ni. In fact, yung hinihingi nga ng mga labor groups, ang liit eh. Hindi naman pwede pa yun. Hindi pa binibigay, pero ang liit talaga, sa totoo lang. Hindi ba na-raise yung minimum wage? Na-raise ng mga 50 pesos. Sa pagkain pa lang, kulang na eh. 50 centavos. Ewan ko, 50 pesos yata. 50 pesos. Okay. A day. Pero kulang pa rin talaga kasi so, yung tinaas naman. So, magkano na siya per day? 550? Okay. Parang, walang ganon. Pero kulang pa din yun. No, kaya nga eh. Kasi nga, kung may pamilya ka pa, alam nga naman sasabihin mo sa mga anak mo, steady lang kayo dyan. Bukas nakakain. Lalo naman ganun. Yung mga majijirap kasi, padamihan ng Jonakis. Oo nga, ang dami. At tapos yung mga Jonakis pa nila, ganyan katatakaw, ganyan kalalaki. Eat ng eat every hour on the hour. Oo. Pero sexy siya. No comment. Shalala. Hala! Construction ng Metro Manila Subway! Magsisimula na ngayong taon. Slight delay sa first phase ng Mindanao Railway Project. Ayan, galing akong Davao kanina eh. Sinabi sa Transport Secretary Arthur Tugade na ang original start ng subway project na suportado ng Japan ay next year. But expedited upon the agreement of both parties. Totoo kaya yan? Isasagawa daw ang groundbreaking at formal construction by year end. Uy, sana may subway. Totoo ba yan? Totoo ba yan? Parang excited. Parang type ko yan. Matatandaan. Pero baka marami din basura sa Kadiri ah. Tapos malunod rin. May baha din. Ano ba? Di ba naligtas ba dyan? Matatandaan na napirmahan na ng Pilipinas at Japan ang first tranche ng 104.5 billion yen. Wow, 51.3 billion dollars. Ay, pesos. Para sa subway noong Marso. Layo ng gobyerno gawing operational ang 3 stations.
Mindanao Avenue to Quirino Avenue, Tandang Sora, and North Avenue bago magtapos ang termino ni Presidente Duterte sa 2022. Kamusta naman kayo ako sa 2022? Oo, 2022. Ano naman itsura natin by then? Nako ha, buti pa si Matt may fighting spirit. Kapag nakompleto, magkakaroon ng 14 na stasyon galing Mindanao Avenue sa QC hanggang Naiya. Ay, it's a dream. Totoo kaya? Kaya pangarap 2022. Yan. Oh, pero pwede na rin. At least may pag-asa pang umimprove. Sa kabilang dako, sinabi ni Tagwade na magkakaroon daw ng slight delay ang umpisa ng construction ng first phase ng China-funded Mindanao Railway dahilan sa changes in specification. Magulo yata right of way dyan eh. Pero ang tagal-tagal na ng Mindanao Railway hindi na yan. Panahon pa ng tatay ko. Hindi napadadaanin. No? Yung mga bundong-bundok. Hindi ko ma-imagine. Sa under the sea, pwede ba? Little Mermaid. Ano ba yan? Ang 35.91 billion pesos, 102 kilometers, Tagum Davao Digo segment ng Mindanao Railway, inaasahang magbabawas ng travel time from 3.5 hours to 1.3 hours. Pare, ang sarap noon. Galing akong Tagum kanina. Tagum Davao del Norte hanggang Digo City, Davao del Sur. Ay, ang bongga. Kain ng kain lang ng kung anik-anik ng mga tuna. Na masarap ng food doon. Oo. Speaking din sa ano, di ba, mabanggit ko lang sa train, yan ang galing dito sa ano. Okay daw, maganda daw. Ano yun? From Divisoria doon. Ah, yung mga bagong bagon. Makati. Hanggang Makati. Yung mga bagong, yung bagong linya with bagong bagon. Pero and yung bagong train daw, parang nilinis lang. Kasi, ay, ano hindi ba siya? Bago? Ay, recycled? Oo, recycled. Parang tayo, nagpapanggap bata. All this na yung train. Ah. Parang ni Lenny Santos lang nila ng ganon. Ganon? Nilinis lang. Hilong-hilo na si Lenny Santos. May dati artista yung ka-partner ni Ray P.J. Abelian. Sino yan? Oh, okay, ako naman. Oh, siya. Oh, very serious security ko. Security, bakit sa akin na pupunta? Ewan ko yung mga economic check. Chuba. Securities and Exchange Commission binalaan ng publiko na huwag makipag-deal sa limang online investment firms. Dapat naman, di ba? Ayoko. Parang sugal yan eh. Ang SEC ay nagbigay ng babala sa mga Pinoy na huwag makipag-deal sa limang online investment firms dahil ang mga kumpanyang ito ay walang permit na mag-operate sa Pilipinas. Eh, pag online, meron pa bang nasyonalidad kung Pilipinas o kung saan? Oh, diba, ang dami naka-online. Oh, nga, ang dami naka-online. Oo. Ay, mga cryptocurrency pa. Oo. Diba, paano mo malalaman kung sino yung totoo at yung hindi? Eh, di ba sabi nga nila, mag-ingat sa mga online-online. Eh, paano? Akala ko online dating lang, girl. Diba? Oo. Have you tried it? Online dating? Yan naman. Tinder. Tignan mo yan. Ikamati. No, never. What? Ang linis ng anak ko, ha? Sobrang bad acting kaya. Ituloy natin sa isang advisory sinabi ng SEC na ang mga kumpanyang ito ay not registered as a corporation or partnership are not authorized to solicit investment from the public. Huh? Sino nang si Raul sa online magbibigay? Hoy, diba? Nagbibigay kaya. Ang daming scam. Ay, ang dami-daming nadadami text, dyan. Diba? Pati text, nagbibigay ng datong. Nakakaloka. Nagwi-withdraw sa ATM. Oh, parang yung nabasa, napanood ko sa TV News, diba? Ang laki nung nakuha ng babae, 34 million. Ilang tao yun, oh. Ano ba naman yan? Nakakaloka. Ano ibig sabihin niya? Pilipino desperado kumita ng limpak-limpak na salapi? Gusto nila one ng millionaire? Additional na pagkakakitaan. Everybody needs additional income. Kasi di ba pag nagbigay ka daw ng 1 million, babalik sa'yo, magiging 60%. Yung mga nakakabaliw. Siyempre, ikaw na ano, halimbawa, nagbigay ka ng 100,000, kikita ako ng kasi pinapakagat nila, di ba, sa umpisa, talagang kumikita ng 30%, 40%. Hanggang talagang madadala ka eh. Hanggang bigay mo nang ibigay. Yes. Lahat na talaga ng pera mo. So, ito yung mga nanonood at nakikinig. Ang mga nasabing kumpanya ay ang Crypto Expert Incorporated, Facebook e.commerce system company limited, Freedom Traders Club, Pure Wealth EBC Corporation, and Yehey ay Traffic System. Ano ba yan? Sa pangalan pa lang, kaduda-duda yeah, na. Yehey! Double E pa, oh. Yehey! Traffic System. Para mga sira ulo. Kayaan nga, ano ba yan? Facebook, P-A-Y-S. Ano ba mga pangalan yan? Pays. Pays. Money. Pays. It pays. Facebook. Ayoko.
ang mga kumpanyang ito ay humihikayat sa publiko na mag-invest sa pangakong 25% returns every week. Okay, oh, every week? Every week, 25%. Oh my goodness, ano yan? Kaya pala naengganyo. Tapos alam mo, pakawalang yan nila. Binabayaran nila yung 25% na yun sa umpisa. Hanggang madalang madala ka. Pinakamadalas na daw hanggang second na bigay ang pagpangatlo. Oh, wala na. Loss, no? Disappear na, loss. Oh, tapos sasabihin ng nahuli, hindi naman daw sila yun. Meron pa daw sila mga amo nagtuturuan. Bad. Tuloy natin, claiming the money solicited from investors used to fund the trading activities of the corporation. Inikaya din ng SEC ang publiko na i-report sa kanilang mga pangalan ng officers, brokers at representative ng mga nasabing kumpanya. Maraming mga Pinoy pa rin na natutuksong sumali sa Get Rich Quick Scam sa kabila ng katotohanan ng marami mga ito ay manluloko lamang. Tama. Totoo. Oo. If it's too good to be true, it's not true. Obvious ba? Oo, too good to be true kasi nagmamadali kasi tayong lahat eh. Yung paluwagan, di ba? Oo, okay sa akin. Oo, at least, oo. Kaya lang pag may tumakbo. Pero pag may tumakbo, yung sa mga ka-office mate, di ba parati sa ka-office mate, yung nakakabali. Biglang may hindi na pumapasok. Damo na ito utang. Nung nakuha niya na yung sakay niya, di ba lalayo? Sa kanya, oo. Na-try na yung paluwagan. Within the office? Parati uso yan eh, di ba? Ever. Ay, yung mga pools, Mga office pool, mga savings and loan pool. Parang nagiging scam na rin Scam rin, tapos yung isang yaya magdi-disappear. Or else yung isa sa mga clerical pool magdi-disappear. Diba ginagawa yan sa mga barangay? Oo, sa barangay din. Oo, uso din yan. Kasi ayaw nila yung mga banko eh, di ba? Oo. Eh, halos wala naman sa Pilipinas may bank account eh. Very, very few lang pero talaga. Pero how true yung ibang mga Pinoy, ayaw na daw magbangko. Eh, nauso sa Marawi, yung billion sa ilalim ng bahay. Nakakasyak, ano? Bilib ka ba? Ano yun, 70 million, kung ano, 50 million na sa ilalim ng kama sa Marawi. Pero nasaan na yun eh, kailangan nila magpagawa. Yan ang magandang tanong. Bakit nag-disappear yun? True. Yung mga kadatungan sa ilalim hindi ng kama. Hindi naman ako naabutan ng time na yun. Then, layo naman natin sa Marawi, kaya... Nako talaga naman. Grabe, no? Grabe yun. Ano? Kasi sabi, ang mga Muslim ayaw nga sa bangko. Wala silang paniwala. Ganun. Kasi laki naman din ang percentage ng bigyan ng credit card. Pag, have you tried it? Oh, Matthew, padala sila ng padala ng credit card. Pag hindi mo ginamit, may charges. Grabe, totoo yan. Nakatakot yung mga credit card ko minsan. Credit card. Actually, kailangan very expensive yung maintenance niya. Kailangan tutok ka talaga dun sa mga percentages . Kasi paminsan na-charge ko, hindi mo alam eh. Oo nga. May mga hidden, di ba? Mga hidden cost. Kainis ka nga. Sa credit card. Oh, ito naman. Pagpataba ng wallet. Balitang sports. 10-year-old Phil Am swimmer. Na-break ang isang record ni Michael Phelps. Ala, totoo ba yan? Ang bongga? Yes. Actually, nabasa ko rin sa diaryo kanina. Clark Kent Apuada. Superman! Breaks a 23-year-old record ni Olympian Michael Phelps. And in fact, Michael Phelps congratulated itong 10-year-old Phil Am himself. Ang sabi naman ni Michael Phelps in a tweet, "Big congrats to Clark Kent for smashing that meet record. Keep it up, dude. Hashtag dream big." Ay, ang galing naman. Ayun po. Clark competed in the boys 10 and under 100-meter butterfly at the Far Western Swimming Championship. At ang time niya ay 1 minute 9 seconds. Wow, ang galing. Kay Phelps naman, 1 minute 10 seconds. Wow. At that may sound like 1 second lang, pero sa swimming, malaking bagay yun. Malaking bagay. Ay, malaking ganun bagay yun. Big deal na ba yan? Kasi this means he beat Phelps' time by 1.1 seconds. Malaking bagay na yun. Kasi paminsan yung margin of victory nila, mga 0.1, 0.2, 0.01. Di ba sa Olympics, no? Oo. Napaka-ano sa kanila yung segundo lang. Grabe, no? Hindi mo makalain. Yes. Pero at least, congratulations. Okay. Known as Superman amongst his friends, sabi naman ng coach niya, "An exceptional young man who has incredible motor skills and was able to pick up the sport pretty quickly." Actually, nabasa ko, 4 years lang siya nagsitrain sa swimming. Ah? So, meaning 6 years old. Imagine kung mga 2 nagsiswim na. Magaling na ito. Okay. The young swimmer is also said to be a straight A student. Wow. And is a high belt level in karate and jujitsu.
aside from being a musician who plays the piano. Oy, ang galing naman, galing. Superman nga. Superman talaga, Renaissance man, Renaissance boy. Oo nga. So na yun, ang pangarap ni Clark ay sumali sa Olympics. Ay, I actually naman. Read sa isang article na he's eyeing the 2024 Paris or 2028 Los Angeles Olympics. Galing naman itong batang to. They make the Olympics. May plano sa may plano sa buhay. Ikaw ba nung bata ka ganyan? Shalala. Wala akong wala kang plano. Isipin plano mo, yun, no? Makakain ng tatlong beses ang araw. Ma-achieve lang yon, tapos sapat na. Ganyan. Grabe, no? Kasi 10 years old lang siya, tapos iniisip niya yung 2028. Oo nga, imagine. May 10-year plan na siya. May 10-year plan, 10 years old. Bilib ka pero ba? Pero breaking record. Ikaw may 10-year plan ka ba, miski ngayon? Wala. Aabot lang sa, hanggang, basta umabot lang ng katapusan. Good na. Hindi ba saan may pambayad ka may na ng mga bills mo? May pambayad ng kuryente, mo. Hindi ka matatansik okay sa bahay. Do, no. Good ka na. Ayop na bata to, talo tayo lahat. Shalala. Yes. Where do you see yourself in 10 years? Siguro marrying you. Mary! Mary! How about you in 10 years? I see myself running away from Shalala. Ano ba yan? Ay, nakakalo. Na ganyan! Estella Restaurant, okay, Bar and ito, Lounge. Nakita kita dito. O, diba? Nakipagalubilo sa mga artista na grand opening kasama ni Gladys, ang ating minamahal na Gladys Reyes. Nitong July 31, nagkaroon ng ribbon cutting ang Resto Bar ng mag-asawang Gladys Reyes at Christopher Rojas, Brick Road, Santa Lucia, East Central Mall, Kaintarisal. Masarap ang food. Yummy yung salmon. Okay na okay siya. Kasama namin si Juday. Oh, idol natin yun eh. We love her. At saka bakit ganun ka-professional magluto yun? Ibang level. Naluloka ako sa kanyang cooking video. Nag-aral siya talaga. Ilang beses. Obsessed! Oo, talagang chef to death. Estella means star. Ayon kay Gladys, we chose it para may feminine touch. The interiors are done industrial style at may kaugnayan sa vintage car collection ni Chris. Special guests sa inauguration were Juday! Yay! Donita Rose, Angelo De Leon. Naku, naging artista ko yan. See. Nakakatawa si Angelo. Sobrang funny. Meron siyang angst kasi kinakalagkat siya ng nanay niya noong 3 and 4 years old sila ng magkapatid sa mga rally. Yes. Nagpapa-tear gas. Tapos pagdating ng mga pulis, takbuhan daw sila, nawawala yung chinelas. Wawa naman. Nakita ko rin si Jason Abalos doon sa Endo. Tumulong ako doon sa sining yun eh. Hindi pa uso yung Endo at contractualization. That's a long time ago. 2008? 2007? And Carlo Aquino. Ayan, galing. Kahit Aquino siya. Magaling siya. Uy, silang dalawa na ni Angelica Panganib. Oh, ay, ganyan. Ay, hindi ko alam. Dati sila, ano sila yung... Nung bagets-bagets pa sila. Tapos ah, tapos nagbalikan? Yes. Pero seriously na? Parang serious na. Ganin? Mm-mm. Ay, cute naman. Bagay naman. Ayan. And we'll be showing that on I, Me, and You on Net25 Saturday 5 to 5.30. Replays every Wednesday 7.30pm. Di ba nag-shooting tayo? Yung ba yung show natin? Yung show natin? Ba't galit ka? Pa mamaitang eh. Ulo mo sa show na yan. Ano eh, kailangan maaga yung shooting natin eh. Kailan ba? Oh, aga-aga nga ng shooting eh. Tomorrow hindi pa, ba? Hindi pa naghihilam. I-guess nyo ako doon magigising ka. Correct! Ang ingay-ingay. Shalala! Anong latest? Ito, pero ano, may kasalanan ako kay Gladys. Tagal niya na ako pinapapunta dyan. Hindi ako nakakarating. Oh, ang bad-bad. Ano para sa moments? Hindi, para makikain ako dyan. Hindi, para makikain. Kala ko mami ka. Stella. Oh. Masarap daw yung mga food. Congratulations. Uh-oh. Congratulations, Gladys! At ah, lahat ng INC sure. Na ka-grupo na nandyan and all the ka-artistahan. Ayan, and Juday invited her to Ilocos para magluto ng sarili niyang version ng pinakbet and bagner. Ang sarap niya magluto. Ang sarap niya magluto, so, kaya nga baka maka-imbeto sa ka-Ilocanohan. Tapos, yung typical na lugaw. Oo nga. Aros kaldo. Pag siya nagluto, pang, iba. Iba. Ewan ko ba? Kahit na yata yung... pritong lumpia. Oo, ano, yung iba? Ordinary. Oo. Hindi na siya ordinary. Ano? Iba si Juday. Pero sexy, no? Oo. Oo. At siya hindi nagbabago yung face. Mag ginagawa, no? Oo. Oh, hindi katulad natin. Maldita. Mabait si Shalala. Mabait ako. Mararamdaman mo yun pag nakatira na ako sa inyo. Nagpaampon? Walang labo. Wait. Teka lang. Mm.
What did you say? Pag nakatira na ako sa nervous ka naman. Ah, showbiz. Congratulations natin si Alice Dixon, nagpakasal na biglaan sa Boracay. Akala ko bawal, akala ko sarado pa Boracay. Ewan ko to, paano nila nagawa? Hindi, kasi napangasawa yata, may ari na isang hotel to. Ay, ganon. Pero tinira-tira sila ng mga netis. Ay, kawawa naman. Diba? Akala ko bawal yung mga diyan pag nagpakasal-kasal. Ala. Pinakita naman, nag-post naman si Alice Dixon. Si Alice Dixon, no? Wala namang bisita. Ha? Anong klaseng wedding yun naman ang bisita? Binaglalakad lang ng mama palayo. Ano yun? Mumu? Ewan ko doon. Ghost wedding. Siguro meron din doon. Baka doon sa hotel nung ano. Kala ko close na yung mga hotel. Pero hindi ko nga alam kung bakit sa papa. Matagal na daw kasi yun. Ay, ganun. Siguro may mga bisita dami yan. Dami ko nga kilala, nag-cancel ng wedding sa Boracay. Laki-laki nga ng down payment, kawawa. Ang feeling ko baka, ano yun, may mga bisita tapos hindi na pinapunta sa area nun sa beach. So, ang ending, kasal malungkot na kasal. Wawa naman. Ayoko naman ikakasal kami na, kami nakatingin ako sa anak. Ayoko naman na ikakasal na walang bisita. Medyo awkward. Pero ako awkward. Hindi na walang bisita. Ang labo naman. Ang lungkot naman. Ang klase yun. Basta, congratulations, Alice. Oo, congratulations, Alice. I hope you had a nice wedding anyway. Ang pretty-pretty niya pa rin. Ano? Ha, ganun pa rin? 42 na siya. Ganun pa rin ang mukha? Ang ganda pa rin ang mukha. Kakaiba pa rin? Parang si Don Zulueta. Oh, it never changes. And so with you. Oh, yeah, whatever. Ganun pa rin. Sabay ganun eh. You too, Shalala. Thank you, baby. Sino yung sinasabi mo nakapangasama ng madatong? Ay, ito. Si Jackie Forster. Ay, good. Totoo? Nakapangasama doon ng madatong, di ba? Ay, di bongga. Di ba, okay na sila ni Andre. That's right. At ni Kobe. Ito si Kobe doon na daw madalas kasi nag-i-enjoy siya sa dalawa niyang Chupatenga. Ah, alam mo yung Chupatenga? Mga kapatid niya doon sa ina. May alaalaga. May mga galaruan. I heard, ha? I heard. Ang regalo sa kanya ng mami niya, condo. Oh, wag yung sabihin. Condo, condo. Eh, bongo si Jack. Walang pero, M, walang M. Wala. Ano ba kayo? Eh, pati mami mo na. Condo lang, condo. Condo lang. Condo. Condo. Sorry, sorry. May pinto at may binta. May labasan. Pambira kayong gulo-gulo ninyo. Oh. Oh, sige na nga, maghugot lines nga. Ito pa si Dieter Ocampo. Ay, naman at 42 si bitter, years old. Bitter Ocampo. Hindi pa rin siya nakakakuha ng maraming Bitter Ocampo sa Congress. Ay, hindi, parang lang. More than a half, no? Oh. So, no? Hindi si Dieter, 42 years old, wala pa rin asawa. Oh, meaning? Yung po sa kanya. Bakit news yan? News siya. Alam mo kung bakit? Sa dami ng mga babaeng na involved sa kanya, walang tumagal sa kanya. Anong meaning? Oo nga, so... Siguro may something si Dieter. Tapos, nakikirigin taga. Hala! Nakamu ka siya, lalo si... Hindi, bakit ang dami niya naging jowa? Magkakalibel pa tayo dahil sa'yo! Fake news! Hindi, ang dami niya naging jowa pero walang tumagal. Ba't ganyan ka ng ganyan sa mesa? Gawa, mali, sorry. Pag gano'n pala, magkakalibel! Hindi, yun nga yung pinag-usapan namin ng mga bading. Pero yung mukha niya parang gawa, no? Ha? Oo, gawa niya. Eh, mukha na nga porcelana yun eh. Oo, hindi. Ginawa niya yung face lock niya. Parang may mga ganun-ganun na siya. Yung festival niya parang nag-iba. True? Oo. Alam mo yung festival? Fest yun, fest. Ang gulo! Ang gulo makipag-usap ni Shalala, no? Nalilig ko pati yung listeners. Hindi ba hindi na ano Dieter? Type ko kasi siya dati. Oo, mukha talaga siyang porcelana. Ganda-ganda niya, no? Pero ngayon kasi yung pag hala. Yes. Eh, akala yung siguro babata siya tingnan. Eh, mukhang hindi rin. Ay, ganun. Hindi. Eh, ikaw 1 meal a day, kaya ka bumabata. Oh, oh. Ay, hindi niya gayahin si Marvin Agustin. Anong ginagawa? Masaya na siya sa bakit? Love life niya. Ano? Diba? May love life siya. Anong love life niya? Akala ko negosyo na negosyo ng restaurant. Lalaki. Ay, turulili. Yung na-chismis, diba si Marcus Stroh. Oh. Friends lang daw sila pero kasama niya sa ibang bansa. Wait, kaklase ko yun ah. Si Marky. Oo. Kaklase ko sa IS. Si Marky. Si Marky Suram yung singer. Pumasok yun ng PBB. Yeah. Sila. Kaklase mo? Mm. O ano? Anong sentensya mo?
Wala lang. Wala akong alam sa relasyon kay Marvin. Kayo talaga. Hugot lines na. Hugot nyo. Oh, true love is like a pillow. Huh? You can hug it when you're in trouble. You can cry on it when you're in pain. You can embrace it when you're happy. So when you need true love, buy a pillow! With case. Naman ito. Pillow case. Keep driving. Ano ba yan? Ano? Yung pag umiipa, may kaakap kang pillow. Masarap ng pillow. Para kang bakit? Para sira ulo. Kinabukasan, lalaban mo lang yung pillow. Tapos na. Forget na. Pero yung iba, di ba sabi nila, kung gusto mo talaga ng kaakap, pillow lang. Ganyan. Nakakatanggal doon yung ano, ng pangulila. Ah! Pangungulila. Natututo ka ba ng panga, ng Tagalog o ng kabaklaan? Becky mo yata eh. Adami yung natutunan. O ikaw, ay ako pala. Ang sa akin, a long distance relationship ba ay mahal mo siya, pero ikaw ay malayong mahalin niya. Ay, kawawa naman. Ba yan? Walk out? Ano ba, out? Ko? Ano ba yan? One-sided love one-sided affair. Parang Tasha. Parang Bading. Tinitingnan lang kita. Parang ka, give ka ng give. Kawawa naman sila. Ganun lang. Thank you. Swerte ka pa kung nag-thank you. Tapos, eto lang. Eto lang! Obi ko lang pa pala. Kawawa naman. O ano ay, na? Ikaw na. Nakahanap ka na ng, ng hugot line. Eto, na ka pa eh. Mag-research ako. Kung ibebenta ko ang sarili ko, tataasin ko yung presyo. Para matawag mo akong mahal. Yeah! Wow! Ang sagot ko, pag-iipunan ko. Pasok na naman ako din. Ka talaga, saksak ng sarili. Diyos ko. Sa amin ang tawag dyan, bawang. Bakit? Sahog sa lahat ng makso tayo. Diyos ko na. Naku, nakijoin sa lahat. Ano oo, na? Ayan, natapos na. Isang oras na daw. Overtime ka. Pero ang masarap na hugot. No? Maraming hugot. No? Oo nga, sobrang dami. Ako, hindi ako naniniwala din sa ibang hugot. Bakit? Wala, kasi ina-apply nila sa si isang tao, di ba? Na-obsess. Parang silang may karapatan. Oo, na-obsess sila sa ganun. Ganun? Hindi ka ba sanay sa ganun, mga Becky? Lahat ganun? Fantasya? Delusional eklat? Hindi. Kami, illusionada kami, numero uno. Correct. Pero pag may na-meet kaming lalaki, ay, dahil, magiging jowa kayo. Hindi naman pala. Oh, kaya pero na. Bago mo makilala, hingi ang kanang load. Ano ba yan? Oo, may nakilala mo ako. Basketball player sa school. Sabi niya, load mo muna ako ng 100. Ano ba yan? Ano ba yan? Sabi, load ko ng 100. Kain tayo. Naku, dadali ko sana sa Pares dito sa Retiro. Sarap-sarap doon. 45 pesos, busog na busog. Niyaya ako sa mamahaling restaurant. Ay? Siya lang kumakain. Ako lunok na lang. Mahal ka. Kapalaga, shalala. Bira. Pero at least pumayat ng bading. Yeah. At, nako, nagsisignal na sila. Tapos na daw isang oras. Tumigil na daw kayo. Ang gulo-gulo daw ninyo. Pwede natin extend. Ng mga 2 hours pa. Ayun. At happy, happy Monday sa lahat. As usual, visit, like, and follow my official Facebook page, official YouTube channel, at syempre ang aking Instagram account. Nag-e-effort ako mag-Instagram stories kahit hindi ako marunong kumuha. IG stories, nako. Syempre. Yeah. Patok na patok yung IG stories ng nanay ko. Ganon, sure ka? Daw. Bakit may daw? Ewan ko, tatlo lang kami. Medyo, mag-anak kami. Kami lang nanonood sa isa. Animated eh. Wild siya dun sa stories niya. Wild? Hindi wild. Hindi pa lang kasing wild ni Shalala. Ayan. Ako, abangan niyo po ang Aimee Sagot sa Webes dito po sa DWIC 882. Alas 7 hanggang alas 8 ng umaga tuwing Lunes at Webes. Naku, sasama na si Shalala and para Matthew, maingay lagi. Susunod na ang programang Karambola sa DWIZ. Good morning! Hello, hello to everybody! Happy Monday! Maraming salamat, baby. See you!